Magandang araw po sa inyong mga kaibigan dito sa Pilipinas. Napakaswerte din natin na mga Pilipino sapagkat kahit paano ay kumakain po tayo sa tamang pagkain kahit stable ng hirapan. Kaya dito sa Pilipinas, mayroon po tayong tinatawag na pagpag na kinakain kahit ito ay mula sa mga maruming basura na tinatapon, ngunit ito po ay ginagawa ng paraan na mawala po ang mga dumi. Ito ay nilinis at iniinit upang makain po at mapagbigay po sa pagkainan sa mga mahirap na mga pamilya, lalo-lalo po sa mga lugar kung saan ay mahirap talaga ang buhay. Ito po ay ginagamitan ng mga paglilinis sa pagluluto upang makain po ito ng tama. At maswerte pa rin tayo na sa ating pamumuhay, kahit dito tayo sa bundok, nanirahan, meron tayong mga makakain, mga isda at mga hayop. Dahil siguro sa ating mga kaalaman din kung paano nakakuha ng mga pagkain sa mga puno at o ano pong mga bagay. Ngunit dito sa bansang Haiti, sa napakalungkot isipin, sa South Africa, sa bansang Haiti, dito mayroon mga village na sa sobrang hirap. Siguro din naman dahil po sa kanilang kakulangan ng kaalaman tungkol po sa agrikultura o tungkol din po sa survivors na tungkol sa pagkain, sila po ay gumagawa ng tinapay na gawa po sa putik. Itong putik na ito, mula po ito sa bundok, saan ito ay malinis na lugar. Dahil sa kahirapan, ito kanilang minamasa nila ito at hinaluan po nila ng isang margarin o ano pong mga ingredients, asin, upang po magkaroon ng lasa. Napakahirap at napakalungkot po tingnan ang kanilang kalagayan dahil sa kanilang kahirapan, nagawa po nila po ito na kumain ng putik na mahirap lulunin. Kung inyo pong makikita yan po sa palanggana na yan na nilalamas nila, ito po kanilang pinapanalyze at kanila po itong ginagawang cookies na parang cake. Yan po makikita, binibilad po nila po ito. Pagkabilad po nila at nilagay po ito nila sa hurno at napuyan at hanggang ito kanilang pinapagkain. Bukod po sa pagkain, ginagawa po din nila, tinipinda po nila ito sa ibang lugar. Parang mayroon po silang tradisyon sa pagkain po nila ng putik na pagkain. Ito po ay nagbibigay sa kanila ng lakas. Ang iba naman po, naniniwala na ito po ay tawid gutom lang. Dahil sa lugar na ito po, sa kakukulangan ng kaalaman tungkol sa agrikultura o anong pong makabagong tipnili pamaraan, sila po ay napakahirap din po sa putik na ito. Hindi natin nalalaman, baka ito yung mga microbio, may mga ano, dahil po ang lupa may mga ano po, pero hindi natin mabigyan sila ng kamalian sa buhay dahil ito ang kanilang alam na parang matawid po sa kanila. Ayan po, nakikita nyo po yan, putik po yan sa ano, niluluto po nila yan. Yan, meron silang initan at yan. Yan na po yung finished product nila. Nilagyan po nila ito ng food coloring. Nang kung imong makita, isipin mo ay para po itong talagang cake. Putik po yan. Yan ang nakikita nyo. Yan po ang mga tao na yun, sobrang hirap. Umamayat na sila. Kaya napakaswerte po rin nating mga Pilipino sa makakain pa rin tayo. Malatong bisis kahit na dumating ang mga pandemic, hindi rin na ulan. Tingnan mo sila, oh, na kumakain sila. Napakalungkot at napakahabag. Tinitingnan.
napaka sakit isipin ng lalo madurog pong aking puso tingnan. Ngunit yun po ang kanilang pamaraan. Dahil po wala sila pong hinahanda na makabagong pamaraan sa pagtanim po ng kultura. Nakitingnan lang po sa ating mga Pilipino na dito ngayon ay maswerte pa rin tayo na sa ating pamilya ay makasurvive pa rin tayo. Kaya sa ating paglalakbay, sa ating pong pangarap sa buhay, mayroon talaga tayong makabagong kaalaman tungkol po sa agrikultura o ano po pong bagay na ating sa pang-araw-araw na pangailangan. Maraming salamat po. Sana po, pakiano po ang aking Facebook, sa aking YouTube, pakisubscribe na.